what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion at criticism at kung ano-ano pa sa mga bagay na panonoorin natin ngayon. Ito mga kapatid, mula sa channel ni Pinoy Information, nakakuha agad sa iba't ibang bansa si President Marcos ng ganitong halaga. Mga kapatid, anong halaga at gaano kalaking halaga yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video. Pero bago yan, syempre, wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe kay Pinoy Information. Syempre, lalagay natin ang link sa ibaba. At kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, syempre, wag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Napaka-mystery ng music, mga tol, ha? Parang pang movie, ano? Ang pagpapaunlad sa isang bansa ay totoong mahirap. Kung isa kang nagtatrabaho sa isang opisina at maraming alalahanin tungkol sa iyong trabaho ay mahirap. Paano pa kaya ang alalahanin ng isang presidente sapagkat ang kanilang dinadala hindi lang isang kumpanya, kundi buong bansa. Tama, no? Tama, mga kapatid, no? Kung ang isang pamilya at nagtatrabaho ka lang sa isang kumpanya, eh marami ka ng alalahanin. Ano pa kaya kung ang nagtatrabaho ka para sa isang buong bansa, mga tol? Hindi biro na paunlari ng isang nasyon. Bagamat may mga katuwang ito, ay hindi pa rin ganoon kasimple. Bukod sa mahirap hawakan ng ganitong katungkulan, nandyan pa ang mga tinatawag na kritiko, yun, malakid, mga humahadlang sa isang pamumuno. Yun. Anuman ang ganda ng hangarin ay hindi mawawala ang mga ito. Tapos meron pa dyan yung mga nakakampi mo, no? Pero yun ang magpapabagsak sa'yo kasi mga korap pala sila, no? Kahit na gaano katino ang isang presidente, isang namumuno sa kahit anong bansa, mga kapatid, kapag meron siya mga tauhan dito na gumagawa ng mga hindi magandang bagay, nahahatak din siya pababa, di ba? Hindi rin natutuloy yung kanyang mga hangarin, mga tol. Hindi lang kasi kritiko ang kalaban dyan, eh. Actually, yung kritiko nga, minsan nakakatulong pa yan dahil nakikriticize yung gawa, eh, di ba? Pero hindi lang din yung opposition na nag-o-oppose sa iyong mga panukala, ang kalaban mo rin dyan. Minsan ang kalaban mo dyan nasa bakod mo mismo, mga tol. No? Comment nga kayo sa baba kung nag-agree kayo dun. Sa Pilipinas halimbawa, mula pa kay Emilio Aguinaldo ay mayroon ng mga kritiko. Kahit na si Aguinaldo ay ginawang bayani. Mula sa kanya, kay Rojas, Quirino, Ramos, Marcos, Makapagal, Duterte at hanggang sa pinuno ng Pilipinas sa kasalukuyan, si Bongbong Marcos na anak ng dating presidenteng si Marcos. Ang tatalakayin natin ay ang mga regalo at pangako ng ibang mga bansa sa Pilipinas mula noong siya ay mahalal bilang pangulo ng bansa. Ang mga nakakagulat na pangako hinggil sa pagpapaunlad ng Pilipinas ay walang dalawang isip na ipinaabot sa pangulo. Samahan niyo akong alamin kung ano-ano ang mga iniregalo ng ibang mga bansa sa Pilipinas mula sa pagkakaupo ni President Marcos. Kung nais mong sumubaybay sa mga palabas sa channel na ito'y inaanyayahan kitang mag-subscribe. South Korea. Ayon sa Korea Hydro and Nuclear Power, nais di umano nitong ipagpatuloy ang naudlot na pagtatatag ng Bataan Nuclear Power Plant sa bansa. Isang tulong na siguradong ikatutuwa ng buong Pilipinas. Bagamat sa mga kritiko, ito ay isang kamalian na kahit para ito sa mga mamamayan. Kung isa kang tutol, ano man ang magandang gawin ng pamahalaan para sa iyo ay mali. Tama. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay may malaking maitutulong sa bansa. Sa Japan halimbawa, at maging sa iba pang mga bansa sa daigdig. Matagal nang napatunayan ang kahalagahan ng mga nuclear plant sa pagpapaangat ng mga ekonomiya. Napagkukunan ito ng kuryente na nagpapakilos sa mga pabrika at iba pang negosyo, maging sa agrikultura. Ang naturang planta ay nagpapataas ng ani upang tayo ay magkaroon ng sapat na produksyon.
Ngayong ang Pilipinas ay ginigiyagis ng matinding krisis sa enerhiya, isang epektibong instrumento ang nuclear plant. Isipin na lamang na sa Mindanao, halimbawa, ipinatutupad hanggang ngayon ang rotational brownout dahil nga sa kakulangan ng elektrisidad sa mga lugar na sinalanta ng malagim na kalamidad, tulad ng naganap sa Visayas nang manalasa ang superbagyo na si Yolanda. Angkop na angkop ang nabanggit na planta. Hindi na kailangan ng pagkakaloob ng emergency power kay President Aquino upang lutasin ng patuloy na paglubha ng power crisis. Sapat na ang pagbubukas sa naturang planta ng elektrisidad sa pagkakaroon ng bastanting enerhiya na hinahangad ng buong mamamayan. Sa pagkakataong ito, hindi na dapat maging hadlang sa paggamit ng BNP. Ang katotohanan na ito ay ipinatayo noong administrasyon ni President Marcos. Ang anino ng lumipas ay hindi na dapat maging balakid sa paglutas ng isang krisis na maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa at ang iba yung pagsasakripisyo ng sambahayan, lalo na sa mga lugar na laging binabaha at binabagyo. Tulad nga ng ipinahiwatig ni President Marcos, kailangang mangibabaw ngayon ang kahalagahan ng nasabing nuclear plant sa buhay ng sambahayang Pilipino na pinanggalingan ng malaking pondo sa pagpapatayo ng planta. Sila, tayong lahat, ang dapat makinabang dito. Saka yung mga ano, mga tol, no, yung iba't ibang bansa na gumagamit ng nuclear power plant, tignan mo naman, di ba? Bababa ang kuryente nila. Saka maunlad din yung bansa nila, mga tol. Saudi Arabia. Babayaran ng Saudi Arabia ang mga 10,000 manggagawang Pilipino na nawala ng trabaho sa bansa. Ooh. Ilang taon na ang nakararaan at naghihintay pa rin ang kanilang suweldo. Sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas, ang anunsyo ay narinig ng buong bansa at siguradong ikatutuwa ng mga Pinoy matapos ang pagkikita ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos noong mga nakaraan. Sa Asia Pacific Summit sa Bangkok sa lugar ng Thailand, sinabi ng Philippine Migrant Worker Secretary Susan Opel na ang compensation package na 2 bilyong riyal o may katumbas na mahigit 530 milyong dolyar ay makakatulong sa mga manggagawa upang sila ay makabalik na sa bansa. Isang napakagandang balita para sa mga Pilipinong naghihintay ng magandang kinabukasan. Wow. Na akala nila ay tuluyan nang malilimutan. Singapore. Ayon sa Bloomberg, nakapag-uwi si Marcos Jr. ng mahigit 6 na bilyong dolyar na investment pagkatapos nitong mapunta sa bansa. Habang nasa Singapore, ipinangako ng Pangulo sa mga Pilipino na nasa Singapore na aaksyonan agad ang pagpaparami ng trabaho, pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng bansa upang ang mga manggagawa doon at sa iba pang mga bansa ay makauwi na at sa Pilipinas na lang manatili. Maraming ginagawa upang tulungan ang hindi lamang ang mga ating kababayan sa Pilipinas, ngunit pati na ang mga minamahal namin at rinirespeto namin, dinadangal namin ng mga OFW. At kung talaga kami ay maging matagumpay para pauwin na kayo at maaari na kayong magtrabaho sa Pilipinas. Ito ay ilan lamang sa mga ibinigay kay Marcos Jr. ng ilang mga bansa matapos nitong maupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Inaasahan ng mas marami pang alok ng ibang mga bansa na makakatulong upang ang bansa ay makaahon matapos dumating ang nakahahawang sakit. Mabilis itong natugunan ng bansa magpasa hanggang ngayon. Ano man ang hangarin ng isang pinuno kung ikaw ay tutol, maganda man ang panawagan, ay mananatili kang tagatutol. Yes, tama. May natutunan ka ba sa tinalakay natin ngayon? Hanggang dito na lang muna. At maraming salamat sa inyo. Alright, mga kapatid, ano, napanood natin mula sa channel ni Pinoy Information, no? At sa loob ng maikling panahon ay nakakuha agad ang ating presidente ng ganong kalaking halaga, mga tol, no? Na siyempre inaasahan naman natin, mga tol, na uunlad talaga ang ating bansang Pilipinas, lalo-lalo na kung tayo magtutulungan, mawawala ang korupsyon, syempre,
At syempre dapat maging bukas din ang pandinig at paningin ng ating presidente sa kanyang mga inappoint, no, sa kanyang mga gabinete, mga kapatid. Kasi hindi niya kaya mag-isa yan, eh, no? Kung siya lang mag-isa, eh. Dapat suporta dyan ng taong bayan. Eh, wala tayong magagawa dun sa oppose ng oppose. Wala tayong magagawa dun sa kontra ng kontra. Kay maganda o hindi, kay may gawin o wala, ang presidente talagang kukontra ang mga yan, no? Pero doon sa mga inuupo niya, no, sana ay makakita tayo ng maayos na kumilos. At kung nakikita ng taong bayan, lalo-lalo na yung mga bumoto sa kanya, na merong ilang mga tawag dito, nakaupo o inupo niya na hindi maganda ang pagpapalakad sa kanilang mga posisyon, eh dapat nagiging bukas ang kanyang pandinig, bukas ang kanyang paningin, no, para hindi masira mga kapatid ang kanyang napakagandang plano para dito sa ating bansang Pilipinas. So ano masasabi niyo rito mga kapatid? Comment down below. At syempre bago tayo magtapos, konting shoutout lang sa ating mga kaibigan, no. Pero bago yan, no, sa lahat ng mga gustong magsimula ng kanilang hanap buhay o kanilang napakagandang negosyo, dream business mga kapatid, eto na ang iniintay ninyo, no. Lalong-lalo na sa mga OFW mga kapatid na nasa ibang bansa at para mas makatulong sa kanilang pamilya. O syempre, alam naman natin mga kapatid, darating at darating ang panahon magre-retire tayo. Ito ang napakagandang negosyo na hindi lang pang ngayon, no, kundi pang susunod na henerasyon na, no. Ito ang gasoline business natin, no. Portable gasoline station mga kapatid. Yan, available yan nationwide. Yan, free delivery yan, free installation mga kapatid. Kung gusto nyong malaman kung paano to mga tol, maglalabas din ako ng vlog siguro by next week mga kapatid. Kasi nagpunta ako mismo doon sa kanilang opisina, no, sa Nueva Ecija. Ginawa natin yan ng vlog, ipopromote natin mga kapatid. At syempre kung gusto mo mag-inquire, message nyo lamang ang number na nandiyan dyan sa Viber at sa WhatsApp, no. Kaya sa Viber at sa WhatsApp para maipadala rin sa inyo yung mga picture, no. Kasi kung text message lang or call lang sa cellphone, hindi may isesend sa inyo yung mga magagandang picture at images mga kapatid. Kaya sa Viber at WhatsApp na lang, no. Mag-download na rin din kayo nun mga tol at dun kayo mag-message, no. Gasoline station business na abot kaya para sa mga Pilipino, mga kapatid. Napakaganda talaga nito. Alam naman natin, no, kaya mataas o mababa ang presyo ng gasolina, binibili yan, no. So, abangan ninyo, ilalabas nating vlog para dyan, mga tol, no. So, mag-shoutout tayo sa ating mga kaibigan na sumuport at nanood dito sa last video natin. Hermie Giorgio, yan, PMC is my idol, napakalamig at bilog ang boses. He is an amazing person. Ay, salamat, napakagaling talaga ni PMC. Salamat kay PMC, no, sa ating sa pagpapahintulot sa atin na makapag-reaction video sa kanyang mga obra. Arsenia Gaan, maganda po talaga ang intro nyo at mga kwento at mga legend na nakukuha nyo kaalaman tungkol sa kasaysayan ng bansa at lahi. Yan. Shoutout din kay Manuel Moriones. Yan. Shoutout din kay Arlene Hoseni. Yan. God bless PMC and Shobal. Na nahuhukay nila lahat unang panahon sa buong mundo bag maglalabasan lahat history, malalaman lahat history noon unang panahon. Love all over the world, peace, love, praying all over the world. Yan. At shoutout din kay Vienna Manlapas, mabuti ka PMC and thank you so much po sa knowledge o kaalaman na vlog mo and God bless you more. Amen, amen. Alright, so maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.